Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-Jay. Bali, mayroon na naman tayong aayusin, isang CRT TV. 21 inches, China TV mga ka-Jay. Ang problema niya, binuksan ko na lang siya kasi mahirap na kung may masira pang ibang pyesa. Hindi natin alam kung mayroong nag-short na doon sa loob. Kaya mas maigi na buksan muna natin at check up kung or alamin kung mayroong mga nagsushort na bagay o kahit anong mga bagay na pwedeng magka-short sa ating TV. So bali nagawa ko na siya. May napalitan ako ng pyesa ito. Basag siya mga ka-J. Tumutok. At saka itong capacitor na 47 by 160 volts, lumobo siya mga ka-J. Lumobo siya. Kaya pero hindi pa rin siya nagka-power. Wala. Wala siyang B plus. Subukan natin i-check voltage ang B plus mga kaji. Then i-plug na natin siya. Dito na tayo mag-point sa kanyang main cut ng B plus. Ayan mga ka-G, walang B plus ha. Walang B plus. Subukan natin ang main cap, main filter capacitor mga ka-G, kung mayroong boltahe. Ayan naman mga ka-G, 298, almost 300 volts. 299. Kaya walang B plus mga ka-J. Ang gagawin natin, ihang natin yung hindi, walang problema dun sa flyback, walang problema dun sa horizontal kasi pagka kung mayroong problema sa flyback at saka sa horizontal, magkakaroon siya ng voltahe kahit kunti. Pero ito, wala talagang voltahe mga ka-J. Ibig sabihin may short dun sa paligid ng primary section mga ka-J sa chopper. I-check out natin mga ka-J ang chopper niya kung anong dahilan. Ang gagawin natin dito mga ka-J, isa-isahin natin ihang yung diodes ng chopper para malaman natin kung saan dito ang problema. Kasi kadalasan dito mga ka-J ay nasa chopper lang banda yon. Nung walang B plus talaga, 0-0. Ating unahin yung B plus ng diode ng B plus. Dito. Ihang natin to tapos i-check natin kung mayroon siyang voltahe na lumalabas dyan. Okay, saksak natin mga ka-J. Clear natin kung mayroong dito na tayo sa out ng ayan oh. Wala, halos wala mga ka-J. 0.1 volt lang. So walang problema yan sa kanya. Ating i-try gamitan natin yung analog, i-test natin yung diode na yan kung wala bang problema. Ayan ang anode, ang positive side doon sa anode.
palo. Dapat man ito. Dapat walang palo ito mga kaji. Ayun, wala. Good ito mga kaji, good. Ang diode ng B+. Ngayon, ang ating ihang uli yung sa vertical, yung sa 25 volts. Supply ng vertical ito mga kaji. Ayan, saksak natin ulit mga kaji. Kung magkakaroon ba siya ng B+. Kung mayroong B+ na yung mga kaji, ibig sabihin may problema dyan. Ayan, 19 volts na siya mga kaji. Oh. Oh. May 10 volts ang B+ mga kaji. May 10 volts siya. Ibig sabihin mga kaji, may problema ang ating diode na ito. Kasi kanina walang B+ kahit isa, kahit 1 volt wala. Ngayon sa ating paghang ng vertical diode ay nagkakaroon siya ng ayun o 10 volts. So unplug natin, i-drain natin yung butahe ng main cap kasi baka makasunta tayo ng ibang pyesa, masira pa. Yan ang gagawin natin mga ka-J. Mag test tayo ng diode gamit ng ating analog na lang. Ayan. Analog. Ang cathode mga ka-J sa negative. Uy, ano nangyari dyan mga ka-J? 0-0. Ayan. Dapat hindi lalagpas sa P0 yan. Ay hindi pa sasapak sa P0. Dapat yan dito lang yan mga kaji oh. Sa 2. Pero ito sumalpak sa 0 mga kaji halos. Ha? Sumalpak talaga. Balik tara natin mga ka-J, yung positive side, positive probe nasa cathode. Ayun, confirmado mga ka-J na sira. Gamitan natin ng digital sa buzzer mode. Ayun, pag tumunog itong tester natin mga ka-J, ibig sabihin, okay, gagamitan natin yung digital. Set natin sa buzzer mode. Pag tumunog ito, kumpirmado na sira yung diode na ito. Ayun. Baliktad. Yung positive side sa anode. Okay. Kumpirmado na sira talaga yung diode mga ka-J. Subukan natin palitan. Sana naman gumana na ito. Magka B+ na. Okay. Pause muna natin siya. Okay, natanggal na natin siya mga ka-J. Ito. Number niya ay FR154. Subukan natin uli mga ka-J. Anode to cathode, cathode to anode, baliktaran mga ka-J. Pag tumunog, sira. Okay, baliktad. Ay, baliktad. Okay, baliktad. Okay, kumpirmadong sira.
So hahanap tayo sa mga board mga ka-J. Marami naman tayong mabunot dito sa kahit sa ang board. Basta doon lang sa secondary na mga diodes, lalo na sa mga chopper. Okay, ito na mga ka-J na may nabunot na natin. Wala tayo makukuha ang FR, pero wala sa FR din to, pero hindi pareho ang number, pero pareho lang to mga ka-J. Sana naman gumana. So i-test natin siya. Dapat walang palo ito, walang dapat walang buzzer. Okay, wala. Walang reading siya. Pagka yung pula sa anode, walang buzzer, walang reading. Pero sa cathode, may reading yan. Ayan. Okay, pause mo natin, ikabit natin siya. Okay mga ka-J, ito na ako, napulutan natin. Kapit na natin siya mga ka-J. Sa labas na lang muna natin siya ilagay mga ka-J, kasi hindi natin alam kung gagana ba itong diode na ito. Pero sa palagay ko mga ka-J, gagana ito. Sige lang, lagay na natin muna dito. Ay, baligtad. Kasi may symbol naman yung arrow ng pattern doon sa board, doon sa may puti sa diode ito. Okay, para lang sa mga baguhan ha, disclaimer lang po, para lang to sa mga baguhan na hindi pa masyadong nakakaalam sa technique ng pag-aayos ng TV kahit ano. Okay, ayan, nakabit na natin siya mga ka-J, oh. Ayan, subukan natin siyang pandarin, isaksak. Tapos ang tester, wag niyo kalimutan, balik niyo sa, kasi nakabuzzer mode tayo, baka masira pa yung tester. Disclaimer lang po sa mga baguhan lang po talaga ito, na talagang kailangan na ang tester natin ibalik natin sa DC volts 200. Okay, plug na natin siya. Okay, sana naman gumana mga ka-J ang B plus. Isubukan natin check. Ayun, may 110 volts na siya mga ka-J, oh. May 110 volts na siya. So, ibig sabihin mga ka-J, nag-oscillate na. Okay, hahanap tayo ng salamin at tingnan natin yung ano. Ayun, may blue na siya. May display na siya mga ka-J. Hindi pala nakita sa ano. Ayan, tanggalin natin yung... Ayan mga ka-J, nakita ninyo kung ang display niya. Lagyan natin ang antena. Okay, lagyan natin ang antena mga ka-J. Ayun. May tao na mga ka-J, may display na. Ayan o. Medyo maliwanag lang yung paligid mga ka-J, kaya hindi masyadong makita yung ano, display. Ayun lang mga ka-J, at magandang gawain natin ngayon na gawa natin ang B plus, lumabas na. Ayan o. Insakto lang yung 110 mga ka-J, 111, 115 ang pinakamataas ng B plus nito mga ka-J. So ang ating 180. Ayan, 188. Tapos ang ating vertical 27. Audio sa system 11 volts. Sa ating 15 volts, ayan, sa audio.
So kompleto mga ka-J ang supply niya, at sana naman na mayroong naitulong ito sa inyo mga baguhan, at sana naman huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment. Kung mayroon kayong katanungan at gusto ninyong i-shout out kayo, mag-comment below kayo para ma-shout out kita sa susunod na video natin. At i-subscribe na rin ninyo ang channel ko para mapanood din ninyo yung mga susunod na video ko. At i-hit nyo rin ang notification bell para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong video. Magandang araw sa lahat. God bless.